Ano ang mga kasong kinakaharap ngayon ni Aura? Meron ngayong tatlong karagdagang reklamo laban kay Aura Brigila sa Makati City Prosecutor's Office. Ito ay isang buwan matapos siyang masangkot sa isang kaguluhan sa Bolt Hole Bar sa Poblacion, Makati City. Ang abogado ni Mark Christian Ravana ang nagsampa ng reklamo laban kay Aura. Matatandaan na si Ravana ang lalaking na pagtripan umano ni Aura sa Bolt Hole Bar. Kabilang sa tatlong reklamo ay tungkol sa violation of Article 283, light threats or pagbabanta, under the revised penal code. Pangalawa ay violation of Article 286, grave coercion o pamimilit, under the RPC, at violation of Section 11C in relation to Section 11A of the Safe Space Act o Bawal Bastos Law. Ayon sa abogado ni Ravana, you know the CCTV, kumakalat yan, diba? So hinahawak-hawak siya. So there's a violation of the private space. And then the second, pinasarado niya yung pintuan ng third floor, hindi pwedeng bumaba because hindi siya naguhubad. So that is already life threats. And then the third, nung hinila siya pabalik, nahulog sila pareho, grave coercion. Dagdag pa ng abogado, meron silang very strong case laban kay Aura. Pinabulaanan naman ni Ravana na nagkaayos na sila ni Aura. Sabi niya, hindi po totoo yon na nagkaayos kami. Wala pong lumapit sa akin. Nilinaw ni Ravana na bukas daw siya sa anumang pag-uusap sa labas ng korte. Aniya, willing naman po kami pero sa ngayon na parang kami na nga po yung biktima, kami pa po yung talagang nadedehado dito sa pangyayaring ito. Pero tingnan na lang po natin. Bukod pa sa tatlong bagong reklamo, nahaharap din si Aura sa slight physical injuries at simple disobedience to a person in authority. Nakalaya si Aura noong July 1, 2023 mula sa piitan ng Makati Custodial Jail matapos maglagak ng piyansa na 6,000 piso. Sana ay nagustuhan niyo itong video at maisipan niyong mag-subscribe. Salamat!